ang karagatan ay puno ng hiwaga. 70% ng laki ng ating daigdig ay tubig. Alam nyo ba na 10% pa lang ang na-explore ng mga scientist sa ilalim ng dagat? Milyon-milyon pang mga species sa dagat ang di pa natatagpuan, lalong-lalo na sa kailaliman ng tubig. Kaya naman, kapag natagpuan ang kakaibang hayop sa karagatan, nagkakandarat pa ang mga siyentipiko upang pag-aralan ito. Sa videong ito, ay papakita ko ang iba't ibang uri ng hayop sa karagatan na ang iba ay may pangalan na, pero may iba ring hindi pa may paliwanag na kung ano man yun. Pero bago tayo magpatuloy, bigyan nyo naman ako ng isang subscribe dyan o i-like nyo na rin para susunod na mga video kong bibigay ay mapapanood nyo agad-agad. Simulan natin ang kwento sa Thailand. Merong isang manging isda na may natagpo ang ibang uri ng isda. In-upload agad niya sa Facebook. Hindi maintindihan kung ano itsura. Pero itong creature na to, mayroon siyang ano pare, pakpak na ginagamit sa paglangoy. At ang mukha niya ay pare sa turtle. Ayan o, cute din eh. O, parang mukha pa nga aso. At yung pakpak niya ngayon ang ginagamit sa paglangoy-langoy. Sabi nga ng mainis lang yan, hindi lang daw yan ang natatagpuan sa lake na to. Marami rin daw sila nakikita rito ang iba't ibang uri ng hayop. Ayan o, nakakita ka na ba niyan, tol? Meron nga dito mga eel o ahas na mahaba na nakikita nila. Meron mga may iksi lang tulad niyan na bumubuga-buga pa ng kulay pulang parang dugo. At itong isang ito, parang tapeworm. Ito maiksi lang to, pero meron daw dyan 45 meters ang pinakahaba niya. Sobrang haba nun, tol. Kaya mo ba yun? Pwede mo lang gawin, lubid, ano? Kaya, alaga namang itong ating karagatan na yun talaga napakahiwaga at nakakatakot minsan, ano? Ito kung nahuli mo to, nalagay mo sa aquarium, o buhay kaya ito? Ayan, no? Cute, no? Kapag nakakakita tayo ng mga ganyang uri ng isda, parang nakakatakot ko rin baligo sa dagat, eh, no? Isipin natin, baka mamaya eh, bila lang may kumagat sa paa natin. Ito naman, tol, nakita yan sa China. Kung meron Loch Ness Monster sa Scotland, ito parang Chinese Loch Ness. Ayan, oh, tumalangoy lang ngayon, napakalaki, ang haba. Kung nandyan ka at namamang ka, ako po, kaya na pong gagawin mo, hindi ka naman pwede tumalo, tatakot. Mukhang naligaw ata dito, si Nessie. Si Loch Ness Monster na Scotland. Ayan o. Sa isang liwan naman sa Amerika, may mga kabataan na kabakta. Nagbabaybay ang isang parang anal. Nagtataka sila, pag kandang replay ang kandang video, ay may nakita silang parang tao o sirena na sumusunod sa kandang mata. Ayan tulong. Tila tao, no? Ano pala ganyan mga tol? Isip-isip! Kayo ba ay naniniwala sa dragon? Sa China, malaki ang paniniwala niya na meron talagang dragon. Ginagamit sa pelikula, sa mga fantasy, ang dragon. Sa China, ang mga archaeologists doon ay nakahupay ng mga buto ng dragon. Pero iba ang hugis ng mga nakuha nila. Wala namang pakpak. Kundi, mama lang na parang crocodile lang. Marami na rin nakinabang sa myth ng dragon dahil ito ay madalas nagagamit sa pelikula. Pero mga pelikula yon, alam naman nating fantasy lang. May lilipat-lipat pa siya at mubuga-buga pa ng apoy. Pero mayroong isang nag-upload ng video. Kuha raw yun sa isang lake sa China. Ito po yon. Tumalangoy-langoy siya. Pero ang hugis niya ay talagang nakita mo naman para talaga siyang dragon. Ano kaya ito? Video editing lang?
o may katotohanan. Kung titigan niyo yung katawan ng dragon, ay parang ang crocodile lang. Lasang pakpak, pero yung mukha niya, uwang-uwa niya ang dragon. Mabuti lang, ang dragon na to ay hindi na pupunta ng pangpang. Kung hindi, marami na sigurong napatay ito. Ito ay kuha sa China na naman. Parang alien ng itsura. Parang manika lang, pero gumagalaw-galaw ang paa. May dalawas ang mata at parang nasagasaan ng ison. Ano kaya ito? Nakatakot oh. Para siyang manika lang. Pero manika nakakatakot. At ito. Isang kuha sa isang lake naman sa Michigan. At kuha ni Conal Melardi habang sila'y nababangka. Kinakat sila ng mga langon naman rin malaking isda. O parang isda. Pero ulo lamang ang kanila nakikita. Iniisip man nila, baka ito isang giant na pukita. Malaking-malaking octopus. Ayan o, yan kaya ang ulo niya. Nakakatakot namang ulihin ito. Dahil hindi mo alam gano'ng kalaki yan. Makabigla kang sagpangin. Eto mga kaibigan, ano yan? Parang siyang butete. Ay hindi matindihan din. Cute din ang mukha o. Pero ano kaya to? Kung minsan, mag-iisip tayo, bakit isa-isa lamang ang huli ng mga ganyang klaseng mga hayop? Parang very rare species sila. Di gaya ng mga isda, mga bangus, ay napakarami sa karagatan. Ano kaya ito? Ipapakita ko naman sa inyo ang kuha ng Embari Oceanographers. Ito ang Tomopteris worm. Maganda siya kung tutusin para siya centipede. Sabay-sabay gumagalaw ang mga paa niya pag lumalangoy siya. Pero kapag gusto niyang huminto, ihinto lang niya lahat ng paa niya at makagat siya. At pag gusto niya umatras, patras naman siya. Yan, huminto siya, sabay atras. Napakasarap pagmasdan, lumangoy ang gantong mga uri ng hayop sa dagat. Makulay at maganda ang itsura. Ito naman ang jellyfish. Ang tawagin ito ay Cossota jelly. Pira parang fireworks. Meron siya mahahabang tentacles at dyan niya kumukuha ng papagkain. Pero pagka nagulat siya, pumapasok yung mga tentacles sa loob ng katawan niya. Iisipin ninyo, paano nagkasas sa loob ng katawan niya na haba ng tentacles na yan? At may ilaw pa. Ang susunod naman natin, ay ang isdang kung tawagan nila ay Pacific Viper Fish. Kung pagmamasdan ninyo, para lamang siyang kitilis. Pero huwag ka, ang ngipin niya sa harapan ay napakahaba para pag nakakadat siya ng mga hayop sa pagkain, ay hindi na makakawala sa bibig niya. Nakakita na ba kayo ang ganyang uri ng isda? Ito naman sa isang paborito ko, strawberry squid, kulay pula, at ang kanyang mga mata ay meron isang malaking green at isang maliit. Pero laging nakatingin sa taas ang green na yan. Laging sa taas lang nakatingin yan. At yung nasa harapan namang maliit, ayun naman ay nakatingin sa harap at yan ang naghahanap ng pagkain. Alam niyo ba na karamihan sa hayop dagat ay hindi nakakakita ng pula. Kaya swerte itong squid na ito dahil ligtas siya sa kalaban. Ito ang Petal Star. Akala may halaman lamang o bulaklak. Nakakalangoy din niya. Para siya nagbabalay. Ang mga ito ay natatagpuan lamang sa kailiman ng dagat. Sobrang lalim ng dagat. Doon lang po sila nagtira. Ito ang Porima Amphibod. 1 inch lang po ang laki nito. Para lang siyang lamok na dagat. At siya pa nakakakuha ng mga pagkain, ipinukulong niya rin sa kanyang belly at pinapalibutan niya ng kanyang mga itlog. Palangoy-langoy lang siya, kuha ng kuha ng pagkain at pag nakakuha ng kaipon, paparutan niya ng itlog niya.
At ito, the Pompeii War. Kung tayo sobrang kilit, napapaso tayo. Ito ibang klaseng hayop to, tol. Tumitira yan sa mga lugar na bulkan sa ilalim ng dagat. Kayang-kaya niya ang 200 centigrade na init, hindi siya napapaso. Pero kapag gusto niya huminga, pupunta lamang siya sa mga bandang malamig at doon siya kukuha ng oxygen. Tapos babalik na naman siya sa mga butas ng mga bato na yan. Gustong-gusto niya ang init. Aba, sobra. Ito naman ang isang paborito ko. Ang bloody belly comb jelly. Tignan nyo, parang lobo lang. Parang balloon. Pero ang ganda niya tingnan. Kulay pula, may mga ilaw-ilaw pang rainbow. Parang ang sarap-sarap rin na niya sa loob ng aquarium. Kung iisipin natin, paano sila kumukuha ng kuryente para pailawin ang mga kulay na yan? Totoo nga ata kaya alien? Ang susunod naman ay ang barrel eye fish. Isa rin niya sa paborito ko. Kasi tigyan mo naman, parang helicopter yung ulo. Pero may makikita kang kulay green na dalawa sa ibabaw. Yan ang kanyang mata na lagi rin nakatingin sa taas. Kaya yung kalamong mata sa harapan ay hindi po yan ang nakakakita. Kung hindi yung green na dalawa na malaki. Ang pinakain niya ay yung mga debris na bumabagsak mula sa ibabaw ng tubig. Kasama dyan yung mga puko ng mga ibang isda. At yan ang kanyang mga paboritong kainin. So napanood nyo na iba't ibang uri ng isda sa ilalim ng dagat. Pero hindi pa yan, tol. Meron pang bonus. Panoorin nyo hanggang dulo at makikita nyo pa ang mga ibang larawan na mga isdang nakunan sa kailaliman ng ating karagatan. Enjoy nyo muna ang inyong panonood sa mga pictures na yan. Tandaan po natin, hindi lang yan ang mga isda sa dagat. Kakaparanggot pa lamang yan. Milyon-milyon o daang milyong species na sa loob ng karagatan at napakarami pa doon na iba't ibang itsura ng mga animal sa dagat. Kaya yan eh, pahapyaw pa lamang mga tol. Bigyan nyo naman ako ng isang subscribe, like, and share dyan mga tol. Susunod, marami pa kayong mapapanood mga kakabalaghan sa mundong ito. Enjoy na po kayo dyan at aking papaalam na maraming salamat sa inyong panonood.